What is up mga boards? Welcome back to the video. And today on our Ragnarok series, ay pag-usapan natin mga boards, yung mga multi-job na pinagkukuha ko para dun sa character ko. At syempre, i-share ko sa inyo mga boards kung bakit yun ang kinuha ko. Multi-job discussion, that's coming right up! What's up mga boards? Kumusta kayo lahat? What's up mga boards? Kumusta kayo lahat? Ang trip natin. Tara tayo. Tara. Hello! Tao pala si Globo. What's up? What's up? Peach! So yun mga boards, welcome back to the video. Today, dito sa video na to ay ikukwento ko lang sa inyo kung ano yung mga job na pinagkukuha ko. Disclaimer lang mga boards, hindi ko sinasabing kumuha rin kayo. Sa akin lang, share ko sa inyo yung mga reasons kung bakit kinuha ko tong mga job na to. And baka makonsider nyo rin, baka magustuhan nyo rin pandagdag enjoyment. Singit ko lang pala mga boards, no? Meron kaming challenge ni Denden de Sarapen na paramihan daw na makukuha ang subscriber this March hanggang March 31. At kung sino matalo dun, ay mamimigay ng 2 premium dun sa subscribers ng nanalo. Ayos, di ba? Mukhang naka-ahead na nga yata siya sa atin. Ang dami na nating na-miss, no? Anyway, back to the topic, mga boards. Doon na tayo sa game natin. Let's go. So, eto na tayo sa game natin, mga boards. Eto yung character ko. Ito ang main character ko. Alam nyo naman lahat, mga boards, na Assassin's Cross talaga ang unang character natin. At yun din ang halos lahat ng mga tutorials na ginawa natin, di ba? So, ilagin muna natin to. And ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang character o yung iba't ibang job na kinuha ko para sa character na to. In case hindi nyo alam, para makita nyo yung mga iba't ibang job ninyo, kapag naka-second job ka na kasi, magkakaroon ka na ng options dito to buy a second job. So, halimbawa, kung Assassin's Cross ka, pwede kang mag-rogue. Magbabayad ka lang ng 500,000. Zen. Tapos, once na bilhin mo yon, babalik ka ngayon sa Assassin and then magpo-promotion ka ulit ng Rogue. Tapos, magiging Stalker ka. Ano mangyayari doon? Magre-reset lang lahat ng ano mo, lahat ng skills. Babalik ka kasi sa pagiging Thief eh. Mawawala talaga yung skills mo. Pero, mare-retain mo yung level mo at saka yung runes mo. Pati yung gold medals, mare-retain lahat yon. Magbabago ka nga lang ng Aesir Monument, kaya magre-reset lahat yon. Same number of runes, same number of gold medals and contribution, magre-reset lang talaga siya para malagyan mo yung bagong set of runes. Kung gusto mo namang itry yung iba, halimbawa ito, yan, merchant, priest, hunter, ano to, mage, pwede mong itry lahat yon. Kaso may bayad na siya na 88 BCC. Ano-ano ba yung mga kinuha ko na job? Ang mga kinuha kong job ay, syempre, from dito sa Assassin, kumuha din ako ng Whitesmith. Nag-try din ako mag-champ at nag-try din ako mag-sniper. Pero currently, ang ginagamit ko talaga dyan ay itong sniper at itong Whitesmith lang. Hindi ko ginagamit itong champ. Tinry ko lang talaga to kasi gusto ko makita yung Asura. Pero napagtanto ko na sobrang expensive pala ng champion. Hindi ko kayang isustain ang 2 main job. Isang job lang talaga ang kaya ko. So, balik tayo dun sa 3 jobs. Una yung Assassin's Cross, yan talaga yung main job ko. Hanggang end of the game, main job ko talaga Assassin's Cross. Unless siguro talagang magsawa na ako. Pero as of this point, talagang Assassin's Cross is hard tayo. Aww. And then, nag-whitesmith ako. Why ako nag-whitesmith? Kasi around job 46 na puno na yon, then wala na akong peak shard. So, nanghihinayang ako sa job XP na nakukuha ko. Kaya, ang ginawa ko, nag-try ako ngayon ng whitesmith, which is yun nga yung ginawan ko ng video, mga boards. Ang initial goal ay gamitin ito into farming. Pag nakaipon ako ng mga items, pinapabenta ko na lang dun sa whitesmith. Kung gusto yung mga boards makita yung build ko tungkol sa whitesmith, i-click nyo lang yung card dito, ilalagay ko yun dyan. Or sa description sa baba, meron ako dong farmer build. Check nyo na lang yun mga boards para makita nyo yung build natin sa whitesmith. So another job mga boards na kinuha ko talaga ay itong sniper. Bakit ako kumuha ng sniper? Ang main reason talaga kung ba't ako kumuha ng sniper ay para maran ko yung members namin, guild namin, a Blaze Guild. Pinakamaganda kasing gamitin sa ET talaga ay sniper. And hindi naman ako masyadong gumastos dito sa sniper, kaya ito na rin talaga yung ginawa ko, tinuloy-tuloy ko na to. Currently nasa 43k, less than 50k yung critical niya sa mga bosses. And also mga boards, may reason kung bakit itong 3 to ang kinuha ko. Kung gusto niyo pang makita yung ibang mga job, bakit wala dito yung ibang job, all you have to do mga boards is click ito, view all jobs. Pag kinlik yan, lalabas na yung lahat. Ano pa yung ibang benefits mga boards, maliban dun sa meron akong iba't ibang job? Ito pa yung ibang benefit, meron siyang mga stats bonuses. AG plus 4, Dex plus 4, Int plus 4, Luck plus 4. So, lahat yan, pag nakuha mo yung mga second job ng lahat ng yan, lahat yan merong mga stats. Pero syempre, ibig sabihin nun, gagastos ka nga lang ng 88 BCC bawat isa. Maliban dun sa main 3 mo talaga. Isang tip mga boards, kung pipili kayo ng mga multi-job nyo at kung gusto nyo mag-multi-job, ang masasuggest kong una o basic suggestion ko para sa inyo mga boards ay hanggat maaari yung multi-job nyo ay yung mga job na pwedeng magamit yung current gamit nung main account ninyo. For example mga boards, kung makikita nyo yan, lahat ng mga items na to pupwede kong maipasa sa ibang job
maliban dito sa Saint Qatar o kahit anong Qatar. Pero mga boards, alam nyo ba na itong holy dagger na to, yan, yung holy dagger na yan, yan din mismo ang item na ginagamit ko sa whitesmith ko. Sabi ng iba, bakit ka nag-holy dagger sa whitesmith? Tanong nila yun dun sa previous videos. Ang sagot ko kasi ay ayoko nang gumastos or at least ma-minimize ko yung gastos ng multi-job. And note din na pag pinasa ko to sa whitesmith ko, sa sub-character, magagamit at magagamit din nila yan. Ibig sabihin, nakatipid ako doon kasi lahat ng items na to, yan din mismo ang ginagamit ng multi-job natin. Kahit mismo yung pet, pwede rin magamit nun. Okay, papakita ko sa inyo mga boards. Ito, meron na tayo dito nakasave na tinatawag nating WS Farmer. So ito yung build ko ng farmer build. Pag niload natin yan mga boards, yung mga items natin, ito rin, lalagay ko rin yan dyan. Hoy, benta na natin itong mga to. Ito yung isang reason kung bakit ako nag-multi-job ng whitesmith para magpapalit na lang ako ng whitesmith tapos ibebenta ko lahat ng mga loots. Minsan sobrang dami na iipon na loots tapos bago ko siya ibebenta, nagkakaroon ng extra 24%. Ito rin mismo, yan din mismo ang gamit natin dun sa ating Assassin Cross. O diba? Tulad na tulad lang. Wala akong extrang gastos mga boards. Pero dun sa sniper naman, kasi big reason kung bakit kinuha yung sniper eh, para makipampabuhat natin sa ET. Kasi mas madali talaga yon compared sa Assassin Cross. And yun nga, puno nga yung job XP natin, diba? Kung magpapalit naman tayo ng sniper, ang tanging kailangan ko lang naman palitan dito ay ito, Quiver, para sa back damage, para sa additional 7% range attack. Itong Niles Bracelet, at saka yung bow. Yun lang yung tatlong kinailangan ko para magamit naman natin yung sniper. Mga boards, gusto nyo bang makita yung build natin sa ET build for sniper? Cheap build lang din talaga yun kasi yun lang din yung mga gamit ko nga galing sa Assassin's Cross ko. Kung gusto nyo makita yun mga boards, i-comment nyo na lang mga boards sa baba, show me that sniper build para ipakita ko sa inyo yun. Para malaman kung interested kayo about that. So yun yung advantage kapag ka pinili mo yung job na pwedeng gamitin yung gamit din nung existing job mo. Or nung main job mo. Another point mga boards na dapat yung tandaan ay yung mga bonuses na nakukuha nyo rin dun sa adventure book. Yung bang mga bonus na nakuha nyo dito, itong attribute na to, ay mapapakinabangan din ng multi-job nyo. Kasi kung hindi mapapakinabangan ng multi-job nyo, medyo mahihirapan talaga kayong magpa-level ng job. Ito yung reason kung ba't sobrang bilis kong magpa-job. Kasi nga, related lang yung mga items at related lang yung mga attributes or bonuses na nakukuha natin sa adventure book. Sobrang laking point nun mga boards. Bakit? Halimbawa, Assassin's Cross ako, ang mga unang bonuses na pinagkukuha ko ay syempre yung mga makakatulong sa Assassin's Cross. Ano-ano yung mga yon? Heat, attack, dex, damage against fire, against water, damage, agi. Ngayon, kapag kumuha ako ng isa pang job like knight or swordsman, pupwede pa rin to. Pero pag kumuha ako mga boards ng wizard, mahihirapan ako kasi wala akong magic attack. Kasi kung titingnan nyo dito, 270-80k mga boards. Ang daling ipasa ngayon yan sa mga multi-job mo. Naipasa mo na yung gamit, naipasa mo pa yung mga bonuses mo. Kaya sobrang advantageous talaga kung ganito yung strategy yung gagawin mo na magkakarelate lang yung mga job muna. Ngayon kung gusto mag-jump from Assassin's Cross to Sage, wala namang masama doon. Yun nga lang, medyo mahihirapan ka nga. Ilang mga bagay mga boards na na-enjoy ko, bakit ako nag-multi-job is una, ang dami kong job na pwedeng pag-eksperimentohan. Pangalawa, hindi masasayang yung job XP natin. Pangatlo, it serves a different purpose. Basically, yung multi-job na yan is a very smart move ng Ragnarok Mobile Eternal Love kasi napupuno nga yung job XP. So, if you want to try other job, you can just buy it gamit ang BCC. However, if you're not interested in using investing any BCC, it's up to you mga boards. Basta sa akin mga boards, nag-enjoy ako dun. Daming pwedeng mong i-explore. Hey mga boards, anong reason kung ba't kayo nag-multi-job? I-post nyo naman sa comment section sa baba para alam ko yung kwento nyo, di ba? Actually mga boards, iniisip ko kung ano nga bang magandang susunod na job na pwede nating ma-experiment. Kayo mga boards, may suggestion ba kayo anong job yung gusto nating isunod o gusto nyo yung isunod natin at i-post nyo na rin sa comment section sa baba pati yung reason kung bakit yun yung gusto nyong itry natin. At hihintayin ko yung mga comments nyo mga boards ha. Siya nga pala mga boards, meron tayong Instagram. Baka gusto nyo i-follow tayo sa Instagram. Ang handle natin doon ay @kitvarias. Follow nyo ako doon kasi magkakaroon tayo ng mga giveaway. Kaka 10k lang natin. Wala pa tayong giveaway na nagagawa. And also kung bago ka lang sa channel natin na to, don't forget to hit the subscribe button para maging updated ka sa lahat ng mga bago nating videos. Okay mga boards, meron tayong boards of the day ngayon. Para sa ating boards of the day, binabati ko nga pala yung banda ng anak ni Ivo Del Rosario na tinatawag nilang Show My Rise. Shoutout sa inyo. So that's it for me today mga boards. My name is Chikoy. Thank you for always supporting our channel. More videos are coming for sure mga boards. I have nothing more to say. Bye bye!